mga ka-garden, magandang araw sa ating lahat. Ito po si Nessel and welcome po sa isa na namang episode na punong-puno ng kaalaman dito po sa Soul and Garden. Ito po ating mga halaman ay nangangailangan po sila ng tender loving care upang sila po ay magiging healthy and maganda. But aside from that, in order for our plants to grow healthy and also para po sila lumago ay kailangan po nila ng fertilizer. Kasi yung pong fertilizer ay yun po ang kanilang pagkain. Marami pong uri ng mga fertilizer, meron pong synthetic and meron din pong organic. But for this episode, ang isi-share ko po sa inyo ay yung mga fertilizer na liquid na po sila, tapos pwede na po natin silang direct na ididilig doon po sa ating mga halaman. And makikita lang po ang mga ito sa ating kusina, and in fact ay mga patapo na po sila sa ating kusina. And I am also sure na familiar kayo sa ibang mga fertilizer na ito. So yun pong mga fertilizer na patapon sa kusina na ginagamit ko po ay tatlo. Yun pong rice wash, fish blood, and egg water. Okay. So I hope you don't mind yung maingay po sa aming kapitbahay dahil there is an ongoing construction po kasi eh. Okay. So, ang unang-una po natin pag-usapan ay yun pong rice wash or hugas bigas. Alam ko pong familiar kayo doon dahil marami na pong gumagamit noon. At saka, tayo pong mga Pilipino ay yun po ang ating staple food, yung rice. So, instead of throwing away the rice water, ay pwede po natin siyang gamitin na pandilig po sa ating mga halaman. And ano po ba talaga ang makukuha ng ating mga plants from rice wash or rice water? Okay, yun pong rice water ay punong-puno po siya ng starch and a little amount of NPK or nitrogen, potassium, and phosphorus. At yun po ang kagandahan kay rice wash dahil kunti lang po yung kanyang content ng NPK. So, ibig pong sabihin ay pwede po natin siyang idilig everyday dahil hindi po ma-overdose ang ating mga plants. At ang maganda po kay rice water is, meron po siyang mga properties na tumutulong po sa sa pag-grow ng mga good bacteria doon po sa ating soil. And in short po ay nakaka-improve po siya sa quality ng ating soil. And pag maganda po ang soil, ay maganda din po yung tubo ng ating mga halaman. And also, meron din pong property si rice water na na nagpe-prevent ng mga peste na lapitan yung ating mga halaman. Kaya kung matagal na po kayong gumagamit ng rice wash or rice water, ay siguro ay napapansin ninyo na hindi lapitin ng peste ang ating mga plants because of the quality of the water na meron po si rice wash. So try nyo po yan pag hindi nyo pa po nasubukan. Tsaka, isa pa pong maganda kay rice water is pwede po siya sa lahat ng uri ng mga halaman. Pwede siya sa mga ornamental plants natin, and then pwede din po siya sa mga vegetables or kahit sa mga trees ay pwede po siya doon. Ang pangalawa po is egg water. So, what is egg water po ba? Yung egg water, ayun po yung tubig na ginagamit natin kapag tayo po ay nagbo-boil ng mga itlog or naglalaga ng mga itlog. So, if ever na maglalaga kayo ng itlog, ay huwag nyo pong itapon yung tubig na pinaglagaan nyo. Instead, ay palamigin nyo muna yung water na yan, tapos saka nyo gamitin na pandilig po sa mga halaman. It's because yun daw pong outer shell ng egg, ito pong eggshells na to, itong outer shell daw po niya ay good source of calcium daw po ito. So, marami po siyang calcium, and ano po ba ang papel ng calcium para sa ating mga plants? Well, ito po kasing calcium, siya po yung tumutulong sa pH balance sa ating soil. And kung maganda po yung pH balance na ating soil, ay maganda po yung ating plants. So, if ever hindi po kayo mahilig maglaga ng itlog dahil yung lagi nyo lang pong niloloto is yung mga sunny side up or ibang recipe na hindi binuboil ang egg, pwede nyo pa rin pong gamitin yung mga eggshells tulad po nito. And pwede po natin gamitin ito. Iboboil lang po natin to. Pwede siya. Iboboil natin and then palamigin ang water and then saka po natin ididilig sa ating mga plants. Maganda po talaga siya especially sa mga caladiums. Try nyo po. And then after that, pwede rin naman po na tatanggalin natin itong eggshells from the pot and then
patuyuin natin and then ika-crush natin. Then pwede rin po natin siyang gawing mulch gaya po ng ginawa natin nung previous video. Okay. So, ang pangatlo pong mabisang pandilig na makikita natin sa kusina ay yun pong fish blood. Meron na pong available sa market na fertilizer na fish blood and bones. Siguro na kikita nyo na po yun na meron pong nagbibenta ng ganun. Ano po siya, in powder form na po siya. But hindi ko pa po siya nasubukan dahil yung nasubukan ko po is yung talagang dugo ng isda. Dahil hindi po ba naghuhugas po tayo ng isda natin? Kapag bumibili tayo ng isda, hinuhugasan natin yung tinatanggal natin yung mga laman sa tiyan niya, yung mga bituka and other things doon. And after that ay hinuhugasan na po natin yung isda. So, siguro most of us ang ginagawa ay hinuhugasan natin yung fish under running water. But instead of doing that, ay pwede po kayong gumamit ng basin. Doon na po natin sa basin huhugasan yung fish. And then, pagkatapos ay yung tubig na pinaghugasan ng isda, pwede na po yung gamitin nating pandilig. Just make sure na wala na pong laman ng isda doon po sa water. Wala na pong mga tira-tira, wala na pong mga kaliskis and other parts ng isda. Tsaka baka po ay matatakot kayo na, naku, baka lalanggamin yung aking mga halaman. Based on experience po ay hindi po nilalanggam yung mga halaman ko na dinididigan ko po ng fish blood. And hindi rin po siya nilalapitan ng mga aso or mga pusa dahil water lang po naman siya, wala po siyang mga laman. So hindi po talaga matitempt ang ating mga alagang hayop na napakialaman yung ating mga plants. And yes, meron po siyang konting amoy dahil nga isda po siya pero madali lang po siya ma-absorb ng soil and ma-absorb din po siya kaagad ng mga halaman. So, after a few hours ay matatanggal na po yung kanyang amoy. So, very effective po para sa ating mga halaman yung fish blood dahil po punong-puno po siya ng nitrogen. And as we all know, yun pong nitrogen ay siya po yung nagpapalago ng dahon ng ating mga halaman. And siya po rin po yung nagpapataba and nagpapastrong po sa growth ng ating mga halaman. And in fact, meron nga po tinatawag na fish emulsion. Ano po siya? Mga parts po siya ng fish na pine-ferment po para po maging organic fertilizer para sa mga plants natin. Pero we don't have to go through that process if gumagamit na po tayo ng fish blood para po pandilig sa ating mga halaman. So try nyo lang po, instead of throwing away those used liquids tulad ng rice wash, fish blood, egg water, ay ididilig nyo po sa inyong mga halaman and just see kung ano po yung result. But I guarantee to you na mabisang-mabisa po to. So, kung meron po kayong mga katanungan or mga suggestions, I just leave them in the comment down below. So, yun lamang po and I hope ay nadagdagan na naman po yung kaalaman ninyo for this episode. Maraming salamat po sa inyong panonood. Until next video po, happy gardening! Bye!